Hi, good morning mga ka-Ulojeck. Meron naman tayong bagong episode ngayon, no? So itong Toyota na to nagkaroon ng ingay kapag ini-start natin. Yeah, samahan nyo ako, panoorin nyo kung naka-encounter din kayo ng ganito. Okay mga ka-Ulojeck, good morning sa inyo. Share ko lang sa inyo itong na-experience ko dito sa Toyota Corolla, no? Nag-long drive kami, halos 12 hours, no, yung long drive namin. Ngayon nung nalubak kami na napaka lalim, no, sa highway at hindi kayang iwasan. Talagang bilog siya, malalim. So pumasok yung gulong doon sa harapan. After noon bigla siya nag-ingay, no. Pero change ko lang sa kanya. So kinabahan kami kasi napakalayo, no. Halos 1,300 kilometers ang kailangan na lakbayin, no. Pabalik rito sa bahay ngayon. Yun nga, nasa halos sobrang layo na namin, no. Dito sa long drive namin, nagkataon na biglang may umingay gawa nung nalubak lang nga siya, no. Bigla siyang may kumakalasing sa ilalim, hindi ko malaman kung sa makina ba o sa spring. Pero may time na nawawala at may time na nandiyan siya, no. Na malakas yung niya, kalampag sa ilalim. Pakikita ko sa inyo mga ka-Ulojeck kung ano yung sound sa sinasabi ko. I-start ko yung sasakyan, ha. May mga ririnig kayo. Ayan, in-start ko na mga ka-Ulojeck. We'll see kung ano yung maririnig nyo. Ayan ka-Ulojeck, biglang, no, may nagkaroon siya ng sounds na para helicopter. Nawawala pero minsan bumabalik. Okay, so ka-Ulojeck, i-try natin na start yung makina. Hanapin natin kung ano yung parang helicopter na natunog sa ilalim, no. O, cross finger. Sana wag naman sa engine kasi pag ganun medyo problem na yun, major na, hindi na siya basic na ano, na pag fix niya, no. So we'll see. Start ko pangalawa, ewan ko lang kung narinig niya yung unang start ko, no. So i-try natin yung pangalawa, baka sakaling mas malakas ang tunog ngayon. Okay, so labas tayo. Para helicopter, no, mga ka-Ulojeck. So checkin natin yan dito sa ano, sa makina. Mga ka-Ulojeck, mukhang normal naman ang tunog niya rito, no? Kasi bagong oil nga ito, no? Bagong palit. So wala siya rito, wala sa mga belt niya, no? So sa madaling salita mga ka-Ulojeck, wala siya rito sa ano na to, sa makina, ang ingay mukhang sa ilalim.
Okay, mga ka-Ulojeck, nandito na nga pala tayo sa, no? Sa ilalim. So, pakikita ko sa itong aluminum shield niya, no? Doon sa muffler. Kasi medyo umalis sa muffler, dumikit. Kaya mga ka-Ulojeck, ang reason niyan, no? Yung mga inlubak sa kanyang katagalan na, no? Well, ayun. So, ito mga ka-Ulojeck na yun. So, ayan, no? Lumaki yung butas niya, no? Kung makikita sa video. Tapos pumatong siya rito sa ano, sa pipe ng muffler. So kaya nagbabide gumagalaw-galaw na gano'n, gumimik din siya ng ingay. So ayun lang mga ka-Ulojeck, no, pakikita ko na lang sa inyo yung huling ano natin na kung paano ko tinalian for kaso masyado ng ano kalawang itong turnili natin mga ka-Ulojeck. Lalagyan ko na lang ng matibay na wire. Okay? Okay mga ka-Ulojeck, ito no, na fix na natin no, kahit papano itong shield ng ano sa ilalim. Ito yung kumakalampag. Ngayon matigas na siya. Ilagay ko siya ng alambre na galvanized na para hindi na siya magingay. Sa kanila lagyan na rin siya ng pad dito sa ilalim. Kasi yung butas dito mga ka-Ulojeck, mas malaki pa sa tornilyo eh. So kaya lumulusot. So ngayon, ilagyan ko siya ng matibay na wire instead na tornilyo at magbubutas pa ako. Baka ma-hit ko pa yung something sa ilalim. So, hindi na siguro. Ito na lang, the best dyan. Tapos lagyan ko ng pad para hindi mag-ingay. So ito, kung aalugin mo mga ka-Ulojeck, matigas na siya. So okay na yan. Parang clip siya mga ka-Ulojeck. Nag-make ako ng clip na gawa sa wire. Yung wire na hindi pipitsugin ha. Yung wire na matigas. So, dito siya sa... Sinundot ko siya sa pinaka-ilalim niya, no? All the way to sa sahig na may dati ng butas. Tapos, binaluktot ko. So, para kumapit at i-hold tong ano, aluminum shield natin, no? So, ngayon, ilagay ko siya ng pad para... in case na magkaroon ng vibration, wala siyang sounds na mag-iingay, hindi na siya mag-iingay. Okay mga ka-Ulojeck, ito yung mga basic moves natin para rito no, sa mga nag-iingay na sa ilalim. Ganyan lang mga ka-Ulojeck. So ayan, ayan na yung solution natin. Okay. Okay, so ka-Ulojeck, natapos din natin yung pag-fix doon sa ilalim, no? So, ito, itry na natin na i-start kung meron pang maririnig tayong parang helicopter na hindi mo maintindihan na ingay. Okay? O sige. Try natin. Okay, thanks God, nawala siya. So, yun lang talaga ang problema, no? Yung pagpatong nung, ano, nung aluminum shield dun sa muffler. Na nag-bake siya ng noise. So, yun. Nagawa na natin mga ka-Ulojeck. Pwede ulit i-long drive to. Na walang pangamba. Okay? O sige ka-Ulojeck. Maraming salamat mga ka-Ulojeck. Thanks for watching. Subscribe lang kayo sa mini channel natin mga ka-Ulojeck para ay matutunan din ninyo kung paano ang mga old basic na pag-fix ng mga maliit na mga minor problem ng sasakyan nyo mga ka-Ulojeck. Yun lang mga ka-Ulojeck, subscribe. Maraming salamat sa mga nag-subscribe ha. Thank you. See you. Okay, bye-bye.